So, magandang araw. Welcome back sa channel ko, Masters Joe Vlog. Masters ng self-study. So, dahil self-study tayo, pag-aaralan natin itong oscilloscope na nabili natin online. I-review ko tuloy. Okay. Di ko alam kung magiging review to. Basta kung paano natin gagamitin. Okay. So, ang oscilloscope natin na nabili ay ang model, Pinnerse 10410B. So, ayan, may dalawa siyang probe. Ayan, channel 1, yung red natin. Ito channel, yung red natin na channel 1, yung blue, channel 2. So, konting background. Ayan ang pagpapower on. Naka-power siya sa USB power bank natin. Hindi natin mailagay sa rekta dun sa kuryente kasi wala tayong adapter. Meron man tayong adapter, yung meron man tayong charger, pwede rin. Kaya lang meron siyang epekto dun sa power supply, nagkakaroon ng flickering. So, yung pisa na natin. So, yung ano ba yung oscilloscope? Ayan. Yung oscilloscope, yan yung nagpapakita ng signal o waveform ng isang voltahe. Yung voltahe bawat minuto, bawat segundo, basta't nakaano siya sa oras, nakabase siya sa oras. Halimbawa, 1 microseconds, babasahin niyo yun, bawat microseconds ang isang voltahe o isang kuryente. So, meron tayong dalawang channel. Channel X, channel Y, o channel 1, channel 2. May corresponding siyang line. Ayan, dito. Yung channel 1 natin dito sa kulay dilaw. So, may enable natin channel 1 sa channel 2. Ayan. Ayan, nakita niya. Pinipindat. So, ito yung screen natin. Meron siyang square na maliliit dito. Yung mga grid. Yung Y na grid na yan, ang equivalent yan ay voltage ang rinireading yan. Tapos, ito naman ang grid na X. Ang minimeasure niyan yung yung time. Ito yung voltage sa taas. Ito yung time. So, ang pinersin natin na 1040 na ganito ang tsura niya. Meron siyang dalawang connector o BNC connector. Channel 1 at channel 2. So, bawat channel na yan may corresponding controller. Ito yung sa voltage niya, voltage per division. Then, ito naman yung sa position niya. Yan. Pause muna. Okay, tuloy natin. So, nag-testing lang kung mapipick up yung audio sa labas. So, tungkol sa sinasabi kong voltage per division, ang voltage per division, yun yung mababasa dito sa bawat line o bawat grid. Halimbawa, itong isang guhit mula rito sa center hanggang doon sa pangalawang guhit, nakaset siya ng 1 volts, nakaset siya ng 1 volt per division. Ibig sabihin, bawat guhit na yan, meron siyang 1 volts. 1, 2, 3, 4. Kung ang signal ng channel 1 ay nasa unang line, ibig sabihin, 1 volts ang nari-reading niya. Kung sa pangalawa,
2 volts, then 3 volts. Kung na-set mo siya sa 5 volts per division, ibig sabihin, bawat division na yon may 5 volts. So, ayan. Then, dito naman sa time base niya, ito. Yung time base naman siya, meron siyang time base niya. Ito. Meron siyang time base na 1 milliseconds. Naiseset yung milliseconds ng time base natin. Mula 1 microseconds, nanoseconds, tsaka seconds. Ibig sabihin, bawat guhit na pa halang na ganyan ay meron siyang 2 milliseconds, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So nakalagay doon ang 2 milliseconds. Naselect yung 2 milliseconds yan dahil dito sa knob ng controller ng time base natin. Ito ang time base. Sa position ng ito yung position ng trigger natin. Yun. Okay, sa position yan. Tapos meron tayo rito ng mga button, function button ito. F1, F2, F3, F4, F5, F6. Meron din tayo rito ng control ng up, down, left, right, tsaka okay para sa menu. Ito yung menu natin, nakokontrol dito yan. Then meron din tayong controller knob din, yung umiikot. Halos kapares din ito ang control na yan. Tapos meron tayong slow moving, yung pagpihit mo rito, nagiging slow siya. So, mamaya papakita natin kung paano naging slow siya. Meron tayo rito, isang kamay na lang para hindi ka nalilito. Meron tayo rito ng H cursor, vertical cursor. So, ang vertical cursor natin, ay yung dalawang guhit na maliit. Ito isa. Meron pa siyang control ayan, nagagalaw. Meron siyang selection. Yung cursor natin ay isa yan dun sa isa pa. So, babalikan natin mamaya yan. Meron tayo ritong menu. Para di lumabas dito yung pinaka-menu niya. Meron din tayo ditong save picture. Isi-save mo yung pinaka-picture ng waveform. Meron tayong save wave. Mismong wave ang sinisave niya. At meron tayo ritong run at stop button. Dito yon. Ito. Tapos meron tayo ditong auto button. Automatic niyang isineset yung waveform dito. Yung nandito. Isiset niya ng automatic yung tamang voltage niya per division. Yung time base niya per division. Automatic niya ng kinoconfigure nito. So, meron naman tayo dito ang trigger ito. So, ang trigger niya, ito ang trigger niya. Ito sa horizontal, ito yung sa triggering niya. Triggering pointer natin. Trigger pointer natin. Tapos, meron siyang mode. Meron siyang mode na automatic. Dito yan. Tapos, yung single mode. Normal. Meron tayong edge. Yung edge na to, ito. Yung line dito pababa. Ay, ito. Okay. Kung saan siya magti-trigger. Mamaya, babalikan natin. Tsaka yung channel, trigger channel natin. Ito. Ito naman yung nagsasabi ng trigger kung aling channel ang magti-trigger dito. Ito. Kaliwa. Ito yon. Ito. Yan. Dalawang kamay na tinuturo ko para makita nyo. Tapos meron tayo ditong 50% na sa waveform yung tawag dito. Duty cycle ito.